Hello guys, for today's video, magpapalit tayo ng gulong ng Rosie Classic 250 natin. Babalik na natin siya sa stock size. So yung harap ng Classic natin is napalitan na, yung likod na lang. So nakakabit ngayon is 130-70-17 yung size ng gulong. So ibabalik natin siya sa stock, which is 120-80-17. So may konting pagbabago, mas sure, mas lalapad siya. So nandito sa labas yung gulong natin, papakita ko sa inyo. So ayan, naka-ready na. So diamond tire yung gagamitin natin. Ito yung size 130-80-17. So ito yung isa ko natin, ito yung stock size. Ang nakakabit naman ngayon is ito, sabi nila Indian brand daw yan. Zoom. So guys, yung pagpapapalitan natin ng gulong is manual lang yon. Yung iba kasi dito, kahit yung may mga machine shop, tinatanggihan. So mahirap daw baklasin. Eh, magbabayad naman tayo sa machine shop nila. So doon na lang tayo kay kuya. So suki na ako nun. Kasi itong mga nakaraang linggo, o kahit yung nakaraang buwan, laging napaplat. Siya lang yung gumagawa ng motor natin. So punta natin sa kanya. Nasaan na niya tayo? Actually nung nakaraang araw pa na tayo pan inaabangan. Nasabi ko na rin sa kanya nung nakaraan. So yung front na gulong pala natin, siya rin yung nagpalit. Siya rin yung nagkabit niyan. Upod na yon, nagpalit na tayo. Pero yung likod kasi natin guys is medyo kuan pa yon. Bago-bago pa. Ang masama lang doon nito is laging na poplat yung huling yung gulong natin sa likod. Ewan ko kung baka may nakabaon na hindi lang makapa, nakabaon na tumutusok sa interior tapos hindi lang siya makapa. Kasi pag pinapa-check natin sa kanya, wala daw siyang makapa na kahit na anong bagay dun sa loob. Dito na tayo sa likod dumaan. Kasi dun sa papasok sa kanila dun sa highway. One way yun. So iikot pa tayo. So dito na lang tayo sa loob. Lapit lang naman. So di ko alam kung naririnig yung mga pinagsasabi ko dito. Kasi mahina lang yung pickup ng kanan. Gamit nating camera, pick up ng mic. So sana rinig lahat. Sarado dun sa isa. Dapat pala hindi na umikot dun sa kabila. Dito tayo. No entry. Dito na nga. Akyat natin. Akyat natin sa loob. Dumating na kuya. Pero nung kwan pa to, nung Merkules pa to. Hindi ko lang napunta agad. Center na natin agad. Yeah, ang bigat pa. Yeah. Wait lang natin kasi meron pa siyang ginagawa. Baba na natin yung gulong.
vlogger ang tirada natin ngayon. Tagal natin hindi nag-vlog eh. Wala na tayong upload, ilang buwan na, 5 buwan na yata. Diamond. Tapos yung gamit naman natin sa harap. Opa. Dora tire. Linis tong classic natin 'yun. Na guys, sisimulan na. Guys, may kabit na. Oh, di ba? Ganun lang kabilis. Ganun lang kadali. So, eto na. Eto na yung resulta. Okay, no? So, kaya dito tayo nagpagawa, guys. Dito sa may manual lang. Kasi dun sa iba, talagang tinatanggihan nila. So, pag machine naman daw, maiipit yung interior pag kundi ba sabi nila maiipit daw, so ayaw din nila sa may machine. Ang ginagawa lang daw sa may machine is yung mga tubeless. Ayan. So kung lang natin yung pagkakataon yan, sandali. Di ba pala nakaka-adjust yung preno natin? Ayaw kumapit. Ayan o. So, bomba-bombahin ko lang muna. Mahirap na, guys. Ayan. Ayun. Kasi binawasan natin kanina yung kanya, yung fluid, para bumukas yung brake pad. So, tara na. Goods na. Binalik lang natin sa dual sport. And para kung saan man siya kan, gaya nito, mga rough road na ganito. Hindi naman totally rough road, pero sementado na bako-bako. So, kayang-kaya, dire-diretso. Tsaka yung mga na-aeryahan kasi nating lugar, guys, may mga baryo. Tapos mga bundok-bundok yung nakakit natin. Eh, goods na goods yan, kayang-kaya.
kung ano nilagay natin na brand pala is Diamond Tire tsaka Dura Tire. Okay, diba? Hindi siya Dora, Dura. Kasi yun naman yun eh. Hanggang dito na lang for today's video. Sana may manood, sana lang. So shout out.